Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao din. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kalayaan. Handa ka na bang matuto? Tara na, simulan na natin. Alamin muna natin, ano nga ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan ay likas sa pagiging tao. Ang isang tao ay maaaring maging malaya mula sa mga pagbabawal o pamimilit ng iba. Ang kahulugang ito ng kalayaan ay ang posibilidad na ang tao ay kumikilos ayon sa kanyang pagpapasya at sariling plano. Siya din ay hindi kumikilos ayon sa pagkapasya ng iba o sa ilalim ng pangungontrol ng ibang tao, na kung saan maaaring kumilos lamang siya batay sa kagustuhan ng iba. Kaya, ang kalayaan ay nangangahulugan ng pagsasarili at malayo sa pabago-bagong kagustuhan ng iba. Ito ay isang kaugnayan sa mga tao sa ibang tao at ang maaaring lumabag nito ay ibang tao rin. Ang tao ay maaari ding maging malaya sa paggawa ng mga bagay-bagay. Malaya siya sa pagpili ng trabaho, malaya sa pagbili ng bahay o kaya ari-arian, or maging negosyante at iba pa. Ang mga kalayaang ito ay protektado ng karapatang pantao. Ngayon, ating alamin naman ang layunin ng kalayaan ay para sa pagmamahal at paglilingkod. Ang tao na hindi malaya mula sa kanyang makasariling loob ay hindi malayang magmahal sa kapwa. At kapag hindi siya nagmamahal, hindi siya magiging tunay na malaya. Ang pagmamahal ay pananagutan sa kapwa. Ibig sabihin, ang kalayaang ito ay talagang naglalayon para sa pagmamahal at ang kalayaan na walang pagmamahal ay walang halaga. Ito ay dahil wala kang pananagutang iba. Walang saysay ang kahulugan ng buhay kapag walang kaibigan, pamilya at bayang pananagutan at mamahalin. Sulat, lagi rin nating tandaan na ang tunay na kalayaan ay pagkaalipin sa paglilingkod ng may buong pagmamahal sa iba. So, ang paglilingkod ng may buong pagmamahal ay may dalawang uri. So, yung tinatawag nating una ay yung paglilingkod ng may pagmamahal ay kabaliktaran sa masamang ugali ng pagkamakasarili. Ibig sabihin, ang masamang ugaling ito ay dahilan ng ating pagkaalipin sa makasariling pag-asam. Ngunit, ang tunay na pagmamahal ay naipapakita sa paglilingkod sa pangangailangan ng ating kapwa. Ang ikalawa naman ay ang utos na maglingkod ng may pagmamahal ay kabaliktaran ng pagpapaalipin sa batas. Hindi dapat natin isinasabatas ang maglingkod at magmahal. Hindi dapat magpaalipin sa mismong batas, kundi magpaalipin sa paglilingkod dahil sa pagmamahal sa ating kapwa. So ang dalawang uring ito ng pagkaalipin ito ay naghihiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating kapwa. Kapag ang isang tao halimbawa ay nagpaalipin sa batas, higit siyang nakatuon sa pagsunod sa batas kaysa unawain ang mabuting layunin nito para sa kapakanan ng tao. Ang taong napipilitan lamang sa pagsunod sa batas ay hindi maiuugnay sa paglilingkod sa iba. Ginagawa lamang na ito dahil gusto niyang sumunod sa batas at hindi dahil mahal niya ang kanyang kapwa. Meron ding mga taong may makasariling ugali, kunwari ay masunurin sa batas ngunit gusto lang makatamo ng pagkilala o minsan din ng kapangyarihan. Tunay na malaya lang tayo kapag malaya tayo sa pangaalipin ng batas at ng ating makasariling kalikasan. Ang tunay na kalayaan ay ang paglilingkod sa kapwa ng may buong pagmamahal. Kaugnay ito sa nakasulat sa banal na kasulatan sa liham ni San Pablo sa mga taga-Galicia sa chapter 5 verse 13, sinasabi dito, "Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig." So ang ibig sabihin nito ay huwag nating gamitin yung ating kalayaan sa pagsunod sa makamundong pagnanasa at kagustuhan. Tandaan din natin na ang ating kalayaan ay dapat palaging ginagabayan ng pagmamahal sa kapwa. Ang paggamit ng kalayaan bilang lisensya sa paggawa ng masama at pagkagumon sa makamundong gawain ang dahilan kaya tayo bilang tao ay nahihiwalay sa espiritu ng paglilingkod. So, nilulunod tayo nito sa pagkamakasarili at sa mga negatibong ugali o masamang gawain.
Sa pamamagitan din ng pagmamahal, ang tao ay nagiging mapaglingkod sa kapwa kung saan ang isa ay kusang nagsisilbi sa iba at nagpapakita ng malalim na pagmamahal. Masakripisyong kabaitan, tunay na pagmamalasakit, kahandaang tumulong, pag-asam sa kagalingan or pag-asam rather ng kagalingan ng ibang tao, pagbibigayan, tsaka pagpapatawad. Kung ito ang mga nasa puso natin habang sumusunod sa batas, tayo, ikaw ay malaya dahil ang pagmamahal mo sa kapwa ang nananaig kaysa ang pagsunod sa batas. Ngayon, tunghaya naman natin ang kalayaan, pagpili at paggawa ng kabutihan para sa kapwa. So, ang kalayaan ay gamitin para sa kabutihan ng kapwa. Ibig sabihin, ito ay nag-uugnay sa utos ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Malaya kang gumawa at gawin ang mabuti, maglingkod sa kapwa, iwasan din ang masama, magbasa ng salita ng Diyos, magturo sa iba ng moral na mga prinsipyo, mahalin natin yung ating pamilya, mahalin ang kapwa, hindi dahil gusto mong mailigtas ang mailigtas dahil dun sa batas, di ba? Ngunit ito ay dahil sa pagmamahal mo sa kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kahit ano o ilan na ang nagawa para sa katarungan, pagkakawang gawa, pananampalataya, kung ang mga ito ay hindi para sa Diyos at para sa pagmamahal sa kapwa, hindi ka naging malaya. Kapag ang iyong layuning gumawa nito ay para magkaroon ng magandang reputasyon at masuklian ang pagmamahal mula sa iba, ito ay lalabas na ginawa mo para sa iyong sariling kabutihan. Kagaya rin ang pagsunod ng sa mga magulang, di ba, na tumulong sa gawaing bahay. Kapag ikaw ay gumawa nito upang masunod lamang ang utos ng iyong magulang at hindi dahil sa handa ka at masayang tumulong sa pamilya, hindi mo ginagamit yung kalayaan mong gumawa para sa kabutihan ng iyong pamilya. Sa maraming kabataan ngayon, ang kahulugan ng kalayaan ay nasisira. Dahil ito ay ginagawang kalayaan gumawa ng kahit anong magustuhan nila. So ang kalayaan ay binibilang nila na kakayahang gumamit ng ipinagbabawal na gamot, syempre yung pakikipagtali, gumasto sa mga hindi naman makabuluhang bagay, basta makapagpasaya lang ng ilang saglit, di ba? Hindi naman ganun kaimportante. Minsan yung ilang kabataan din, ginagamit nila yung kalayaan sa pagsasabi ng mga salitang gusto nilang bigkasin or isulat sa internet. Maaring totoo man ito o hindi, o yung mga fake news, nakakapinsan alam o hindi, at ginagawa lamang ang mga ito upang matanggap sila ng mga kapwa nilang malaya ring gumagawa nito. So as much as possible, iwasan natin, lalo na yung sa mga fake news, di ba? Marami rin sa mga kabataan ang gumagamit ng kalayaan sa mga bisyo, pakikipag-party, pag-inom ng alak, pagkain o hindi pagkain, di ba? Nasusobrahan naman na hindi kumakain upang maabot lamang yung inaasam na hugis ng katawan na kung saan napapabayaan naman natin yung ating katawan. Sa ibang salita, ginagamit nila ang kalayaan sa anumang gusto nila na walang nagbabawal sa kanila. So ang mga kabataang ito ay hindi tunay na malaya. Ibig sabihin, hindi nila ginagamit yung kanilang kalayaan sa paggawa ng kabutihan sa kapwa or sa pagmamahal sa kapwa. Sila ay nagpapaalipin sa mga nakakasira sa kanilang pagkatao at isinusuko ang kanilang kalayaan sa mga puwersang negatibo. Diba? So sana as much as possible, iwasan natin yung mga nabanggit para at least magamit natin ang kalayaan ng tama. Iba't ibang kalayaan sa ating kasalukuyang panahon at kultura, ngunit ang epekto nito ay kabaliktaran. Ang pagkaalipin sa masamang gawain, kailangan ang mga kabataang katulad mo ay matutong lumaya mula sa mga pang-aalipin ng mga negatibong puwersa. Kailangan lumaya mula sa pang-aalipin ng pagkakulong sa mga panandaliang kasiyahan at makamundong aliw sa buhay. Bagkus, gamitin natin ang ating kalayaan sa paghahanap ng mga paraan upang makatulong sa pagkakaroon ng higit na mabuting buhay at kalagayan ang ating kapwa. So napaka-importante ang pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa na nagpapakita ng tunay na paggamit natin ng ating kalayaan. I hope marami tayong natutunan mula sa araw na ito. Lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!